regarding how to survive law school. So ito po yung sections. Kapag marami yung estudyante, dumadami yung mga sections nila sa first year law. Tapos habang tumatagal, kumukonti na kumukonti na kumukonti yung mga estudyante. So instead na 100 yung mga students nila sa first year, kumukonti ng mga 75, then 60, hanggang sa magiging 20 na lang, or kuminsan nagiging 10 na lang yung mga naiiwan na estudyante na siyang gumagraduate na sa law. Kumbaga sa law school po kasi may tinatawag po tayong matira ang matibay. Siya nga po pala, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa channel po natin, pakisubscribe po. Please subscribe para may kwenta naman tong ginagawa ko, no? Please subscribe. Tapos yung mga nakapag-subscribe na po, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa maliit na channel na to. So ang purpose ko lang po talaga sa channel na to ay to share whatever I have learned, yung mga learnings, I want to share them to everyone because I believe that sharing is charity. Yun po ang talagang motto ko in life. Hindi po ako sikat. I am not trying to be popular o ayoko mag-viral. Ang gusto ko lang po talaga is mag-share po ng information po sa mga tao po na gusto naman po nilang matuto. Kasi sa buhay po natin, everyday is a learning process. So kapag mayroon ka pong nalalaman na maganda, na worth it naman po i-share sa mga kababayan po natin, not necessarily Filipinos, to everyone who is interested, then please do so. Kasi yun lang naman po yung purpose natin dito sa buhay, to share yung mga magagandang blessings natin at mga learnings natin or knowledge natin sa ating kapwa. So, maraming salamat po sa mga nag-subscribe na. Yung hindi pa po nag-subscribe, please subscribe. Anyway, balik po tayo sa topic natin. Unang tip po. Syempre, dapat enrolled ka na sa law school, di ba? So, kung enrolled ka na sa law school, ano nang susunod mong gagawin? Ang sunod mong gagawin is, kunin mo yung prospectus or syllabus. Tapos, tingnan mo yung mga law subjects kung saan enrolled ka, which is Constitutional Law 1 is 3 units, then Criminal Law 1, 4 units, then Persons and Family Relations, 5 units, I think, and then there's Statutory Construction, that's 2 units, Legal Research and Bibliography, 2 units, legal Profession, 1 unit, at saka meron silang Seminar 1 on Study Techniques. So, importante talaga na nakapag-enroll kayo sa mga subjects na to sa first year law. So, pangalawang tip, kapag alam nyo po kung ano na po yung mga subjects ninyo, sunod yung gagawin, is kilala ninyo ang mga law professors nyo. Alamin ninyo kung sino-sino yung mga law professors nyo. Bakit? Kasi nakasalalay sa mga law professors ninyo kung papasa kayo o hindi sa mga subjects nyo sa law school. May ibang law schools nga, may 3-strike rule. So, kapag kabagsak ka sa tatlong subject, wala ka na. As in, dead end ka na. Game so, over. You might as well get to know your law professors para malaman nyo kung ano yung teaching techniques nila at ano yung mga libro or reference materials na ginagamit nila para hindi kayo kubi. So, yun siya. Nabangit ko kasi sa isang video na ginawa ko na yung mga law professors po kasi hindi kasing bait ng mga professors ninyo sa college. Kung master's kayo, may master's degree kayo, doctorate degree, hindi sila ganun kabait yung mga law professors. Hindi naman sa sinasabing mga masasama, no? Hindi naman masasama yung mga law professors kasi mga mababait yan sila, actually. In real life, mga mababait yan sila. Ginagawa lang nila yung parang medyo masungit sila or strict sila sa klase kasi may rason yan para gawing matatag din yung mga isang. Kung nasa loob na po sila ng klase, yung mga law professors po natin, para po silang mga tigre o leon. Pero huwag po kayong matakot. Ginagawa lang po nila yan para gawing matatag nga kayo, para maging tough din yung mga estudyante nila. So, para maging tough ka, kasi... Okay, kapag ka naging lawyer ka na, you should be able to think and analyze fast and make quick decisions. Kasi kapag ka lawyer ka, hindi ka pwedeng magpataranta-taranta eh. Dapat, mabilis kang mag-isip. Quick ka, you must be able to think on your feet. Especially kapag ka litigating lawyer ka or trial lawyer ka na. May tanong, ganun naman pala eh, bakit kailangan pa alamin kung sino talaga yung mga law professors ko? May nagtanong sa akin yan. Kung pare-pareho naman silang masungit or strict, ito ay para malaman mo rin kung yung style, ano ba talaga yung style ng pagtuturo nila, kung case digest ba sila, purely case digest, etc. So, may iba-ibang uri kasi ng mga law professors. So, yung unang uri ng mga law professors ay yung mahilig sa recitation. So, kapag ka law school kasi, you should expect
na maraming oral recitation. So, kung ikaw ang type na ayaw mong magsalita sa klase kasi nandun ka lang sa likod, tahimik ka lang, pakinig-kinig ka lang. Sa law school, talagang magsasalita ka. Wala kang choice, magsasalita ka. Kahit nasabihin mo, eh, gusto ko lang desk job naman eh. Maging lawyer ako, desk job. Hindi po ganun. Kapag ka po naglo-law school po kayo, magsasalita talaga kayo. Wala kayong choice. Kahit na nanginginig na yung boses nyo, mapupersa talaga kayong magsalita. So, kapag ka ganyan yung law professor nyo na mahilig magpa-recitation, puro recitations ang ginagawa sa klase ng mga estudyante niya, halos din hindi nagtuturo. Eh, wag kayong magalit, wag kayong mapaghinaan ng loob kasi tinitrain lang kayo ng mga law professors ninyo na yun nga, maging matatag, mabilis mag-isip, you should be able to think on your feet. Kapag ganito ang mga law professors mo, para hindi ka mapahiya sa klase, lagi kang magbasa ng mga assigned cases, ng mga assigned na mga stipulations or mga provisions of law sa CODAS or sa libro. Yung mga scrap, basahin mo rin yan. Kung ganyan ang type ng law professor ninyo, dapat magbasa, dapat mag-study. Huwag po kayong pabaya. Dahil law school ay magsusunog talaga kayo ng ilay. Yun. So naalala ko, may kaklase kami noon sa law school na lagi siyang nakakasagot sa lahat ng mga tanong ng law professor namin. Di nasang pangyayari, walang naisagot yung kaklase namin yun. Sa lahat ng mga tanong ng professor namin, wala siyang naisagot. Kahit na yung tanong ng professor namin ay tinanong na niya dati at nasagot niya. So kami, lahat kami, nagtaka bakit nangyari yun. So yung professor namin, dahil sa inis, sa sobrang inis niya, pinahiya niya yung kaklase namin sa buong klase. Kaya yun, yung kaklase namin, anong ginawa niya? Nagmukmuk lang siya. Sabi pa nga nung isang kaklase namin, umiiyak daw siya. Nung lumabas siya, umiiyak siya. Tapos, di na namin siya nakita. Di na siya bumalik. Di na niya tinapos yung semestre. So, nalaman na lang namin na may nagsabi pala sa kaklase namin yun na yung law professor na yun, yung law professor namin na mahilig magpa-reside, eh, ano lang daw, first week lang daw ng law school or law class namin, siya strict sa recitation. After that daw, magiging relax na daw. So, in other words, na fake news yung kaklase namin yun. Kasi yung law professor na yun, eh, wala talaga siyang ginagawa kundi. At saka, or mahilig talaga siyang magpa-oral recitation. Doon talagang gusto niya. Yun talaga ang type na... So, pangalawang uri ng law professor. Yung me, myself, and I na law professor. Kasi siya, yan lang yung mga categories ko eh. So, ang style naman ng law professor na ito, sila yung nagtuturo na... Sila yung nagsasalita. So, hindi nila pinapasalita yung mga estudyante. Halos 60-70% din ng ibang mga law professors na ganito, ang uri, eh, patungkol sa karanasan lang nila yung sinasabi nila sa klase, tungkol sa buhay nila, tungkol sa mga travels nila, blah, blah, blah. Although, sinasabi nilang magpaparecite sila o bibigyan kayo ng course outline, ganito ang gagawin nyo. Pero ang ginagawa nila, puro lang salita. Yun sa harap ng klase, about sa travels nila, about sa buhay nila. Yan ang ginagawa ng mga tipong me, myself, and I na law professor. Pero, huwag nyong mamalaitin din ang mga law professors na ito. Hindi keshot mga puro sa buhay lang niya yung sinasabi niya sa klase, eh, hindi na kayo makikinig. Ang nangyari kasi sa ibang mga law students, kaya hindi sila bumapasa, hindi sila nakikinig, natutulog lang sila, tapos, Nakikipagtsikahan sa mga kaklase nila, sa mga classmates, nagpapasapasahan ng mga papel, ng mga notes, ganun, tapos may tawa-tawan na, may ganun. So, yung mga law professor na ganyan, huwag niyong mamalate. Lahat ng sinasabi nila, kahit na boring, pasensya na, yun talagang totoo. Kung minsan, boring na talaga, kasi ulit. Pero, meron kasing mga instances na yung sinasabi ng mga law professors na yan, yung paulit-ulit niyang sinasabi, na hindi tungkol sa buhay niya, na law-related na, yung tungkol na sa klase, malamang sa hindi. Or more often than that, tama ba yung pagtagalog ko? Hindi ako masyadong... More often than that, yung paulit-ulit niyang sinasabi, yan yung lalabas sa midterms o final exams, promise. As in, yan talaga yung paulit-ulit. Kasi yun din yung naiisip niya. So, yun ang lalabas. So, makinig talaga kayo. Take notes. Take down notes kapag ka ganyan. So, pangatlong uri ng law professor ay yung chillax. Chillax law professor. Pero, ang peg naman ng law professor na ito is submit case digests.
xoxo. Chillax pero submit case digest law professor ang tawag ko sa kanila. Yung mga law professors na gito, ganito, medyo chill. Pero ang gusto naman nila ay yung mag-assign ng pagkadami-daming mga cases para i-digest ng mga estudyante niya. Mga minimum 30 cases lang naman per week. At dapat isumitin na yung mga case na case digest na ito, handwritten pa, the following week. So, paano yun? Paano yun? Pag ganyan ang law professor mo, para di kayo mahirapan, mag-grupo kayo. Groupings. Mag-groupings kayo. Tapos, mag-meet kayo nung mga kagrupo nyo, mga kaklase nyo. Tapos, hatiin nyo yung nasa listahan, yung nasa case lists na assigned cases for case digest. Hatiin ninyo sa grupo ninyo. So, for example, if you are 6 sa group ninyo, tapos may 30 cases na assigned for that particular week. So, hatiin ninyo sa, ano, 30 divided by 6. So, meron kayong tiglimang cases. So, basahin nyo yon ng maigi, tapos gawan nyo ng case digest. So, yung case digest nyo, halimbawa ako, meron akong 5 assigned na 5 cases na gawan ko ng case digest. Ipapa-photocopy ko yon, tapos bibigyan ko ng copy yung mga kagrupo ko. Tapos, same din, yung mga kagrupo ko rin, bibigyan din nila ako ng copy. Yun lang ang gagawin ko. Tapos, hindi kasi po pwede rin na yung kung ano lang nang sinulat ng kaklase mo, eh, yun na, into to. Ang ginagawa ko para hindi kami kumbaga ma-technical or mapahiya ng law professor naman kasi binabasa pa rin niya nila eh. Kapag mga lawyers kasi mahilig magbasa, tulad ko, noon ayoko magbasa, ngayon gusto ko magbasa. Basta, kapag yung mga law professors na ganyan, binabasa pa rin yung mga case digest na sinasubmit sa kanila, tapos pag napapansin nila na parehas, as in 100% parehas yung ginawang or sinubmit na case digest, nako, lagot kayo. So, gawin nyo, i-paraphrase nyo yung case digest na binigay sa inyo ng kaklase nyo para di kayo mapahiya. Yun. Gusto nyo mag-survive, di ba? Tsaka, pwede rin na tingnan nyo sa script or sa course zero. Meron dyang mga case digest na nagawa na tapos malamang in-assign din sa inyo. Kasi hindi naman ang lahat ng mga cases na naglilipa na lang. Kasi marami talagang cases na naglalabasan na dinideside ng Supreme Court. Yung SCRA kasi Supreme Court reports annotated. Annotated kasi yan, ibig sabihin, SCRA. So, maraming mga cases dyan, maraming jurisprudence na lumalabas every day. Hindi lahat yan kinocover sa law school, okay? Yung mga landmark cases lang, yung mga exemplary na mga cases, tsaka yung mga important lang, mayroon talaga siyang mga doctrines, yun. So, yun lang ang talagang tinuturo sa law school. Kaya, mayroong mga cases na ina-assign sa inyo, eh, paulit-ulit lang din yung ina-assign sa mga previous, yung mga sa amin, pati yung mga ninuno, na, yung mga lolo natin, meron nang na-assign na gano'n na cases. So, malamang sa malamang, yan ay nandyan na sa mga script or course zero, meron nang in-upload. So, isulat nyo lang, sulat kamay nyo lang. Yun siya. Tapos, yun na yung submit nyo sa law professor nyo. Again, paraphrase, para wag tayong para hindi kayo ma-technical o mapagalitan ni law prof. Tapos may ibang law professors din na ang siste, yung style nila sa pagtuturo. Eh, magtuturo muna sila. So, magla-lecture. Tapos after lecture, before mag-end yung class, that particular session or meeting, tatawag yan ang estudyante para tingnan lang din kung nakinig ba talaga yung estudyante. Tapos next meeting ay magpapakwis na siya. Tapos meron pa siyang ina-assign na case digest. Kapag kaganyan sa amin, mga Bisaya, tawag namin hipog prof. Pero maganda din yung ganung klase. Yung pinapahirapan ka kasi hindi rin maganda yung laging easy-easy type lang. Kasi nga, sa law school, dapat maging tough ka eh. So, maganda din yung ganun. Para ang ano lang, ang masakit lang doon is kung lahat ng mga law professors mo ganito, para talagang hipog na. Ganun. Hikog na talaga. So anyway, paano ka mag-survive kapag ka ganito ang type ng law professor mo? Again, mag-grouping kayo. So mag-study group kayo, group study kayo ng mga kasama mo. Tapos kapag ka mag-group study kayo, meron kayong schedule na group study or group studies, meet, whatever. Kasi hindi ako nag-group study. Anyway, kapag ka nag-group study na yung mga estudyante, ang gawin ninyo is, please, magbasa muna kayo. Huwag yung kapag ka group study na, saka pa kayong magbasa kasi kapag kaganyan ang ginawa nyo, wala kayong matutunan. Wala, as in, promise, wala kayong matutunan kasi ang mangyayari, eh, magchichikahan lang kayo. Tapos ilang oras lang ba, ilang minutes lang ba yung magugugul nyo, tapos may mga discussion kayo, tapos bigla, magchichikahan kayo, magchichismisan. So, ang mangyayari is, walang kong kayong group study. Kaya hindi ako pumupunta sa mga group study.
So, pero yung iba, sabi nila, efficient naman, effective naman yung group study or study group para sa kanila. So, I'm happy for them. Pero sa mga tulad ko, kasi ako, guys, I'm introvert. Sa totoo lang, introvert ako. Mas, I prefer yung self-study lang. So, just assess yourself. Yung another tip ko lang talaga is, just assess yourself kung ano ba talagang efficient sa'yo. So, anyway, whatever. Pangatlong tip, make studying a habit. Please. Law school is not elementary, it's not high school, it's not college. Make studying a habit sa law school. Although sabi nila, hindi ka naman nag-aaral, paano mo nasagot yun? Hindi nila nakita na nagsastudy talaga ako na nagsastudy kasi I made it a habit na nagbabasa din naman ako during my mga spare time. Kasi when I was still studying law, I was still with a government service. So, yun. Tapos, mahirap kasi may mga marketing events pa kami. Tapos, pupunta kami sa Manila. Tapos, paano yun? May exam pa ako. Hindi ako nakakapagbasa. Tapos, hindi pa ako nakakabili ng mga libro or hindi pa ako nakakapagsirok. So, kapag ka meron akong time, may me time, yun ang time na nagbabasa ako. So, kapag ka nagbabasa na talaga ako, talagang ninanamnam ko yung binabasa ko. Hindi yung basta-basta lang. Pero, guys, meron talagang instance na pag kung ano yung binabasa nyo, kahit na paulit-ulit mo siyang basahin, hindi talaga siya pumapasok sa isipan mo eh. Parang, nahihirapan. So, parang bakit ganito? Parang 10 times mo na ito ang binabasa, wala pa rin pumapasok sa isipan. Pag ganyan yung instance, take a break. Take a break. So, take a break. Kasi relax ka muna kung ano yung gusto mo. Yung ginagawa ko is, nagbabasa ko, tapos kapag hindi pumapasok sa isipan ko, I just, you know, I take a break, tapos mag-snacks ako, kasi may liko kong kumain, snacks, tapos magdo-drawing-drawing ako. I really suggest that for those who are not into drawing, siguro mas maganda siguro na mag-try kayo na mag-drawing. Or, kung gusto niyo na mag-pray, you pray. Mga ganun, yung mag-meditate kayo para refreshing sa isipan natin. Pagbalik natin sa mga books natin or codals or anuman yung mga cases na binabasa mo, okay na pumapasok na sa isipan natin kung ano ang binabasa natin. May iba talaga na nahihirapan talaga. As in, may sinasalaan, hindi ko talaga ito hindi ko maintindihan, hindi pumapasok sa isipan ko. Bakit ganun? Ganito na kapag paulit-ulit mo siyang binabasa tapos hindi talaga siya pumapasok sa isipan mo, hindi ka bobo. Ang ibig sabihin na nun, either medyo fully loaded na yung una sa isipan mo, medyo mayroon na tayong tinatawag na memory overload. May CPU overload ka na. Kasi itong utak natin, central processing unit natin yan. So, medyo overload na yung memorya. Ang gawin natin, you read it verbally. You read it yung oral, may oral design. So, para kung nababasa. Para marinig mo kung ano yung binabasa mo. Tapos kung hindi pa rin gumagana, try to memorize. Yun na lang. Sa amin, meron kaming rule nung mga nag-aaral pa kami, if you don't understand, memorize. Ganun. Para later on, when you keep on memorizing those things that you read, later, ma-understand mo rin. So, ganyan talaga sa law school. Ang dami mong binabasa, you really need to understand everything. If you don't understand, then memorize. Yun lang yung memorize para makasagot kami. Diba? So, of course, dapat okay din yung English nyo. Kasi kapag kabalutot yung English nyo, may subject-verb agreement problem kayo, hindi nagkakatugma si subject, si verb, si predicate, saka si subject, malaki talagang problema. So, you really need to improve, enhance your English. Kasi wala tayong choice. Ang law po natin ay nakasulat sa English. So, we have no choice. We really need to improve, enhance our English. Our English proficiency, please improve that, enhance that. Kapag ka, meron kayong nag-aalanganin kayo sa English ninyo, magbasa kayo online. Lagi kayong nasa Facebook. So kapag ka nag-Facebook kayo, may instant pwede naman kayong magbasa dyan. Tapos you read aloud. Para, tapos kung minsan nga, mas maganda yung i-record nyo yung voice nyo. Kasi pag na-record nyo yung voice nyo, marinig nyo yung recording ninyo. Doon malalaman mo na parang may mali.
sa pronunciation ko, enunciation ko. So, doon may improve mo. Hindi mo naman kailangan na use really sound like a native speaker sa law school. Ang kailangan lang is yung naiintindihan mo yung English. Kasi yung English sa law, hindi siya yung typical English na nababasa mo sa kinder. I mean, sa elementary, kinder talaga. Elementary, high school, college. Old English, may iba dyan, old English. Yung English siya nandito, yung subject, tapos bigla nandun si predicate. O, parang paano yan? Pero may mga wherefore, mga here to, mga ganun. So, yung mga ganun, hindi necessary na yun ang gagamitin nyo sa mga pleadings or sa mga, sa legal forms. Pero you really need to understand those words or phrases or terms. Kasi sa law school ka eh. Tapos, meron din tayong tip. Another tip. Ano ba yun? Yung sa studying, no? Make studying a habit. Marinig mo yung word na study. O aminin mo. Kapag sinasabihan ka na, oh, mag-study. Parang diretso, insigida, sa Bisaya pa, insigida, mag-study ka. No, you don't. Kaminsan is parang, oh, mamaya na, papaliban ko muna. Bakit? Kasi mabigat siya. Mabigat siya sa kalooban mo na mag-study. Parang it's so tedious eh. Parang hard work, ganun. But if you make it a habit, may pakunti-kunti ka, then gradually, parang nagiging habit mo na yung magbasa or yung mag-study, then it's no longer that taxing yung mag-study. Nagiging habit mo na siya, hindi na siya pabigat sa'yo, at hindi na siya nakakapagod isipin. Diba? So, kapag ka meron kang study habit, eh, talagang papasa ka. Kasi diretso na yan eh. Parang automatic basa, automatic study, automatic understand what you mean. So, yung ibang mga full-time students, tawag ko doon full-time students, kasi hindi naman sila working, kasi sa time ko, ang dami naming working ngayon. Parang dinidiscourage yung mga working students. Discourage yung mga working students. So, yung mga full-time students, meron silang study habit, yung schedule. Schedule nila sa pag-aaral. So, 10 p.m. to 11 p.m. study sila. Tapos 3 a.m. to 5 a.m. study ulit. 8 a.m. to 10 a.m. study ulit. 1 p.m. to 4 p.m. study ulit. Tapos pasok na sila sa law classes nila. Yung mga gaya ko na mga working students, eh, mahirap yan, yung ganyan. So, meron kaming fina-follow pa rin schedule. Yung nag-work sa amin, ha? Sa akin, nagbabasa ako kasi ano ako eh, insomniac ako. Hindi ako halos natutulog. Yeah, like, my eye bags are like everywhere. Malaki yung eye bags ko. Tapos hindi pa ako masyadong palainom ng tubig. By the way, kapag ka nag-aral ka, you should drink water. Water. You need water because our body is 75 to 80% water. So, kailangan nyo talagang ma-replenish yung body na nawawala. Kasi kapag, halimbawa ngayon, ito, nagsasalita ako, nawawalan ako ng tubig. So, you replenish whatever your body with water so that you won't get drained. Kasi kapag nag-aaral ka, tapos kulang na kulang ka ng tubig, yan yung, ang nagiging resulta niyan is, sasakit talaga yung ulo mo. So, para mawala yung mga sakit-sakit sa ulo, tapos yung magkakaroon ka ng dry eyes, yung water. Wag mga soft drinks. Yung iba sabi nila coffee daw. Ako hindi ako coffee drinker eh. So okay naman mag-coffee para talaga you stay awake, pero sa akin water. Yeah, water lang talaga. Water kasi kapag palagi kang uminom ng tubig, pupunta ka rin palagi sa CR. So nagigising ka talaga. So water talaga yung sa akin. Hindi ako nagko-coffee. So yung mga tulad ko nga na mga working students, we study 10 p.m. to 1 a.m. Tapos, konting tulog lang, 3 a.m. Tapos, simba. Kasi Muslim nga ako. So, I pray. Tapos, after nun, pasok na ako sa office. Tapos, late pa. Late. Anyway, yan yung study habit. So, at least, please, make it a habit to study. Study your lessons. Yan. So, pang-apat, another tip. Nasabi ko na to earlier. Apat na tip. Yeses mo rin ang sarili mo kung ano ba talagang efficient studying para sa iyo. Kung group study ba siya o self-study ba. Kung kailangan mo ba ng mahabang oras sa pagbabasa o hindi. O kung may short-term memory ka o long-term memory ka. Kasi kung short-term memory ang meron ka,
mag-scan ka ng notes mo before ka pumasok sa klase. Pag long-term memory ka, walang problema. Walang problema kapag ka may long-term memory ka. Chillax ka lang. Huwag kang ma-stress kapag ka marinig mo yung mga kaklase mo, nadadak ng mga provisions of law before papasok sa klase. Kasi masa-stress ka lang. Mawiwindang ka lang. So kung long-term memory ang meron ka, yung kapag ka may long-term memory ka, huwag kang mawindang sa mga taong nagsasalita sa paligid mo. Kung may short-term memory ka, grammar ka, then you read notes before going to your class. Yun siya. So, ako kasi may pagka short-term memory ako. Pero nagbabase din naman ako. So, nasasagot ko rin. Nasasagot ko rin naman yung mga tanong ng law professor ko. Yung mga tinatanong-tanong nila, nasasagot ko rin. Tsaka yung sa law school kasi, ang nakakatawa sa law school, nagtutulungan kami. Yung mga law students, nagtutulungan kami. This is what I did when I was still in law school. Kapag ka meron akong kaklase na nahirapan siyang sumagot, tapos alam ko yung sagot. Tapos nasa harap ako, no, ng kaklase kong yun. Medyo tatalikod ako ang ganyan, tapos ganun-ganun ako, ganyan-ganyan, tapos imamouth ko ka. Gaganunin ko. Para at least may idea siya kung ano yung sagot. Tapos kung merong mga ganun, tapos medyo may mga ganun na mga signs, para at least may isagot naman yung kaklase mo. Kasi ayaw din natin na mapahiya yung mga kaklase natin. Kasi sa law school, sa amin, so far, sa time namin, wala akong kaklase na may crab mentality. Lahat kami nagtutulungan sa notes, ganyan. Wala kasing ganun na yung mga selfish. Later, nung nag-review ako, saka ko lang narinig yung mga selfish na mga tao. Ayaw nilang mag-share ng mga notes, mga ganun. Pero nung nag-law school pa lang, law school. Nasa law school pa kami, sharing is giving talaga. So, kung anong merong notes ako, oh, ayun, sige, share. Tapos, share mo rin, wag ka lang paano na, kasi may mga... Oh, copyright. Oh, please. Please, kapag yung mga books naman pala, bago ko makalimutan, yung mga books, wag nyong i-reproduce. Meaning to say, wag nyong i-xerox ng basta-basta na hindi kayo humihingi ng permiso. Kasi ang nangyayari sa iba na mga law students, ginagawa nilang business, yung mga libro, pasensya, pero bawal yun, please naman, para hindi kayo mahuli ng NBI at ng otoridad. Ginagawa nila, bibilisan na lang libro, tapos i-xerox niya nila, tapos medyo papaganda yun nila, tapos i-reproduce nila, tapos ibibenta. Bad yun. Copyright infringement. So, kapag gusto mong maging lawyer, sa simula't sa pool, dapat, ano ka na, you should follow the law. Rule of law. Follow the law talaga. Be a law-abiding citizen. So don't violate any law, please. Kasi you should set as an example. Maging magandang ehemplo ka sa mga kaklase mo, sa pamilya mo, sa bayan mo, sa mga kababayan mo. Medyo haba na to. Yan lang po muna. May iba pa po sana akong tip kung gusto niyo. Kaso mahaba na to eh. So sa susunod na naman na video, please don't forget to subscribe. Salamat sa panonood. Sana meron kayong natutunan ngayon. Hanggang sa muli.